Hello, hello, good morning, USA, and good evening dyan sa Philippines. Hey guys, can you hear me? Thank you guys for being here. Grabe ang aga ng iba. Connie, waiting. Connie, could you confirm if you can hear me fine? Thank you so much. I'm hoping that Engineer Toto Kausing is going to join us here, because I asked him to come and join us for the discussion. Kasi I have a lot of things that I don't understand when it comes to our law. You know, I need some help here. So I invited Engineer Toto Kausing to join us. So we're going to wait for him. Okay, Reveal, loud and clear. Thank you so much, Rev, for confirming. And Viola, Fake Corpus, Hadpik, hello sa inyo. Shout out. So let's see if Engineer Toto Kausing is here. Salamat po rin sa live natin, testimony, alias sa Mandakas. Okay, sandali ha. Just give me a second because I'm talking to Engineer Toto Kausing right now. Okay, let's see. Okay. I-text ko lang siya ha. Sabihin ko, sir, join na. Kasi gusto kong ano, pag-usapan natin ito. Guys, it's so very interesting. You know, this case is very fluid. Napaka-fluid ng kasong ito. Ang daming mga twist and turn. So ngayon guys, grabe, hindi lang doble ang arrest warrant ni Kibuloy. Multiple arrest warrant. So antayin natin si Engineer Toto Kausing, no, para i-explain sa atin kung ano ang susunod na mangyayari after nitong Supreme Court, guys. Kanina, when I woke up this morning, I woke up around like 8 o'clock. So, when I checked my phone, I saw the document signed by the Supreme Court na another arrest warrant for Kibuloy. So, I'm going to share that with you guys, no? At itong balitang ito, hindi ko pa na-share ito sa ating mga media. Hello po! Thank you so much for joining here. Engineer Toto Kausing, salamat talaga. Salamat po at pinag-unlakan niyo po ako sa aking invitation. Yes, ikaw pa. can you guys hear Toto Kausing? Hello, sir. Hindi kita marinig, sir. Dali. Kung hindi mo kumarinig. Okay, hindi pa rin kita marinig, sir. Naririnig niyo po si ano, si Engineer Toto Kausing dito? Mga friends? Hello, marinig niyo ba ako? Sir, senator na ang tawag sa inyo, sir, oh. Senator na, sir. Ay, wag kayong mag-alala, ipaglaban. Okay, Toto Kausing, loud and clear. Okay, loud and clear daw si Toto Kausing. Bakit ako? Hindi ko marinig si sir. Angkan mo, yung... Hindi ko marinig. Yeah, I have some here. Bakit hindi ko marinig? Sige nga, sir. Oh, okay. Now I can hear you. Yes. Okay. Thank you so much, sir, for joining. Salamat at pinag-unlakan niyo po ako sa aking invitation. Yes, sir. Tanggalin mo ang echo, Marlin. Ah, nag-i-echo po ba ako? Wala po akong ano. Dito sa akin, zero yung echo. Okay na. Maganda na boses mo. Okay na yan, sir. Okay, maganda rin. Okay, how's that? Okay.
Hello po. Thanks so much sa ating followers, no. Ang nakita ko sa ang iba sa inyo ang aga-agang nag-antay. So thank you so much for joining and Sir Toto Kausing, Senator Toto Kausing, thank you so much for joining here. Sir, na-share ko po sa inyo ang ating document from the Supreme Court. I-share ko po dito sa ating live, sir, at hindi ko po alam kung ano ang next step nito. So, I would like to give you the opportunity to explain, sir, kung ano ang pwedeng mangyari at hindi pwedeng mangyari. Yung mga possibilities na mangyayari after nitong arrest warrant na binigay ng Supreme Court. Okay, ganito so, po yun. Ang warrant of arrest po ay base sa dokumento na binigay na sa akin ay binirmahan ng judge. At ang judge na pumirma ay judge dito ng Davao City. So, bubuksan ko ulit ang dokumento, ha. Ang pumirma si Dante Baguio, presiding judge ng Branch 12 ng Davao City Regional Trial Court. At ang titulo ng kaso ay The People of the Philippines versus Apollo C. Kibuloy, Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Simanyes. Ang Canada lang na wala dito, yung barangay captain sa Tamayong. So, dalawang kaso ito. Si Crescente Canada po. Siya po yung barangay captain sa Tamayong. Ah, siya po na. Okay. Opo, so anyway, siya po. Ang kasong binanggit ko ay kaso na violation of others' acts of child abuse na nakalagay dito under Section 10, Paragraph A of Republic Act 7610. Ngayon, pag marinig nyo, 7610. So, ang tandaan yung number na yan, ang ibig sabihin, child abuse yan. Lahat po ng klase na pananakit sa bata, mamula po sa mumurahi mong bata hanggang sa pagpalo sa bata, mas lalo pa kung ang bata ay nirape mo. So yan, isa sa pinakamatinding child abuse. Ang isang kaso pa ni Kibuloy ay other sexual abuse under Section 3B. Of Republic Act 7610 din. So alam mo, ang kanyang kaso nito ay pwede mapiyansahan. So kung pwede mapiyansahan, ang problema nito, makakalabas siya kung may piyansa. Salamat na lamang tayo na may kaso pa siyang isa sa Pasig City na sinampa. Ang tawag naman doon ay hindi yun ordinary na trafficking. Kasi kung bakit may trafficking, nag-umpisa ang kaso sa Davao City, tapos kinwento ni Donald, adult naman siya, sobrang na sa 18, banggitin na rin natin ang pangalan niya kasi kinilala na rin siya ni Kibuloy. At ang kanyang pangalan ay si Blenda Sanchez, Portugal. So, nasa Pasig City siya noon nung kinuha siya, dinala sa Tamayong. So kaya may trafficking. Ang ibig sabihin po ng trafficking ay ang pagdala ng isang tao, maaari siyang bata, maaari siyang matanda, mula sa isang lugar, papunta sa isang lugar. This time, ang nangyari, mula sa Pasig, kahit doon siya nirecruit ata, tapos dinala siya sa ngayon sa Tamayong, Davao. Ngayon, ginawa siyang inner circle sa pastoral. At ang trabaho na inner circle pastoral ay kinikilalan ng mga piskal at ng korte kasi inaproba ng kaso na isang bagay na white slavery or isang bagay na ginawa siyang white slavery kasi ginawa siyang parausan ni Kibuloy. So ganoon ang nangyari kaya nagiging trafficking. So ang trafficking, ang pagbitbit ng tao mula sa isang lugar papunta sa isang lugar, magiging kasalanan lamang kung may pakay ka at gagawin mo ang pakay mo. Ang pakay nito ay tatlong uri lamang. Pakay na gagawin mo siyang alila sa trabaho siya, o di kaya pakay na gagawin mo siyang sa white slave, o di kaya gagawin mo siya ngayon na prostitute.
So yan po ang tatlong klaseng trafficking na ang parusa niyan ay na life sentence. Kung life sentence ang parusa ay malalagay yan sa tinatawag sa konstitusyon na hindi siya pwede magpiyansa. Maliban na lamang kung lilitaw siya, susuko siya, magpa-aresto siya doon sa RTC Pasig at hihingi niya sa korte, Your Honor, pwede ba na testingan natin ang ebidensya ng piskal kung malakas ba? At kung hindi malakas, papayagan niyo ako magpiyansa. So ganun po. Tinagalog ko na yun. Pariwa kami ni Arlene ng mga Bisaya pero tatagalugin namin para maintindihan ng ating mga mamamayan. So sir, meron bang ano dito sir, time frame na kailangan mahuli si Kibuloy within that time frame after this warrant of arrest being released? Okay, ganito ang proseso sa mga sa korte, sa mga warrant-warrant. Una, paglabas ng korte ng warrant ay ang gagawin niya, uutusan niya ang pulis na natukoy. Pwede niyang utusan ang lahat ng pulis sa buong Pilipinas. Pwede niyang utusan pati NBI. O di kaya, sasabihin ng korte ay to all law enforcers. Ibig sabihin, lahat yan kasama ng mga sundalo dyan. Ngayon, ang warrant ay may sa loob ng 10 days mula matanggap ng pulis. Ng opisina ng pulis, usually warrant section ng bawat police station. Within 10 days, dapat i-implement niya, hanapin niya yung akusado sa nakalagay na address sa warrant of arrest. At kung nakita niya, arestuhin niya. Kung hindi niya nakita, magre-report siya sa korte na hindi niya nakita. So, ibabalik niya ngayon ang warrant sa korte. So, pagbabalik niya ang warrant sa korte, ang tanong, wala na bang warrant? Hindi, mayroon pa. Kasi ang kasunod na gagawin ng fiscal, pag hindi pa rin nahuli, magmumotion ang fiscal na magpapalabas ang korte ng tinatawag naming alias warrant. Ibig sabihin, pangalawang warrant yun, na yung alias warrant, ang buhay niyan hanggang sa mahuli siya, kahit 10 taon pa, pwede na yung gamitin na hulihin siya. So yan ang sistema sa warrant of arrest sa ating korte sa Pilipinas. Kahit sa Davao, sa Pasig, sa Manila, ganun pa rin ang lahat ng proseso. Pero yung nakita natin sa ngayon, Arlene, ay hindi ito warrant of arrest. Ito po yung order. Ang order ay dapat nakuha pa natin may isa pang warrant of arrest, ilalabas ang korte. Kumbaga, ang order na ito, sinabi lang ng judge na nakikitaan ko na talagang may probable na guilty si Kibuloy ayon sa mga papel na sinumiti ng piskal at ayon na rin sa certification ng piskal na sinuri nila sa preliminary investigation. Therefore, ibig sabihin, walang impropriety na nangyari. At kung walang impropriety na mangyari, ang conclusion dito ng judge, malamang na guilty. So dahil malamang na guilty, nag-utos siya, mabasa mo, palabasan ng warrant of arrest para siya ililitisin. Yan po ang ibig sabihin nito. Pero ibang dokumento pa yung warrant of arrest. Ang para naman sa kaalaman ng lahat ng kaibigan natin na nakikinig sa atin, kasi siyempre mayroon din pagkakataon, Arlene, mga kababayan natin, kung minsan hinaharas. Bigla na lang may lilitaw ng mga pulis, aresto, nagtataka sila kung may warrant sila, kung may kaso. Wala, kasi manibig kung mangyari sa Pilipinas na kayo ay makakasuhan na hindi po alam. Kumbaga, ang may tawag kasi na servisyo aso. Ano yung servisyo aso? Halimbawa, may kakaso sa'yo, Arlene, sa Pilipinas. Sinadya na ibahin ang address. So, ipapadala sa address na iba. So, ngayon, pag ibang address, of course, hindi ka makakasagot kasi hindi mo natanggap. Tapos, sasabihin ng fiscal na yun, mag-desisyon, dahil hindi ka nakasagot, pinapalagay namin na malamang totoo yung akusasyon na nangyari sa'yo. So, ganito man, ganito yan ang nangyari kay Maharlika. Kahit hindi nga natin siya kakampi niya si Kibuloy, pero ang nangyari sa kanya, ganito. Kinasuhan siya ni Anthony Taberna ng kaso, pero nilagay ang address, iba. So, hindi natanggap ni Maharlika, nagkaroon siya ng warrant of arrest ngayon na pinalabas ng Angeles City
regional transport. So iyan ang isa sa mga nangyayari sa Pilipinas na kaya Arlene, pangarap ko talaga kung bakit ako tatakbo senador ay para pipilitin ko ang panukala na mula ngayon ang magiging judge at fiscal ay dapat tao na kagaya sa United States of America. Ang tawag dyan ay jury. Kung sa paglilitis, trial jury na 12 katao ang magkinig at maghatol sa kinakasuhan. So imagine, kung mahuli si Kibulo at madadala siya sa California District Court, mag-umpisa yung trial sa California District Court, yung mag-appoint ang korte ng 12 na jurors para magiging trial jury sa diyan sa mga kaso na napakarami sa Canada. So, sa Canada, sa US, sa California. So, paglilitis sa kanya diyan, siya naman ngayon ay suntin siya nung 12 na jurors diyan. Ganon din nangyari. Kumbaga, magtatanong tayo, maganda ba yan? Ang sagot ko, ang tanging karanasan sa sistema na yan ang magsasabi kung gaano kagaling ang magiging mangyari. Kagaya si Kibuloy, dadalhin siya dyan sa Amerika. Kasi pag nahuli siya sa Pilipinas, very obvious naman yan, Arlene, na hihingiin ng United States government sa Pilipinas na pagkatapos nyo dyan, latigo, lalatigohin din namin dito sa Amerika. Ganun ang mangyari. Dadalhin din siya sa Amerika. So ngayon, pagdating doon, lilitisin siya ang mga jurors na 12 ang maghahatol sa kanya. Kung gaano kagaling, sasabihin ko lang sa inyo ni hindi nga nakaiwas ang dating presidente ng Amerika, si Clinton, na iakyat ang kaso sa impeachment sa Kongreso. Grand jury ang nagdesisyon. Si Trump, grand jury ang nagdesisyon. Imakyat ang kaso sa korte. At sa ngayon, natalo pa siya sa kasong libel na sinampa ng babae na sexually assaulted niya rin. So ngayon, may award siya na sinintin siya na siya ng jurors, ng jury, umulit pa. So, nagsintin siya ulit ng jury, nagiging $83 million ang award laban sa kanya para ibayad dun sa sinaraang puri niya na babae. Ganon din kay Kibuloy mangyayari. Dito, kay Kibuloy naman, hindi paninirang puri ang nangyari. Kundi, mas kapariho din ni alias Amanda at kapariho din ni si Blenda Sanchez Portugal. Pero marami dito sa kasong ito, iisa lang. Pero mo Arlene, iisa lang. Wala nang piyansa doon sa kasong trafficking. How much more din sa... Okay. May tanong ako, sir. So, okay. What would happen for the pending warrant of arrest na galing sa Senado now that the Supreme Court is issuing this request? Okay. So, ganito yun. Ang warrant na pinalabas ng hindi Supreme Court kundi Regional Trial Court. Ng Regional Trial Court ay talagang tuloy-tuloy yan. Ngayon, kung mangyayari na kailanganin siya ng Senate, hihiramin siya ng Senate sa RTC, bibit-bitin naman siya ngayon doon sa Senado at titistigo naman siya doon. At kung sino ang nakahuli, liba, korte siya sa nakahuli, ibabalik naman yun ni Senado sa korte. Pero kung ang Senado naman na nauna nakahuli, inalagay nila sa Senado, sa kulungan ng Senado, at hihiramin naman ngayon ng fiscal sa Davao, bibitbitin siya tuwing may hearing, dadalhin siya ng eroplano sa Davao. Ganun po mangyari. Tapos, may kaso pa rin siya sa Pasig, in-expect ko sa ngayon sa Pasig na ilabas ng warrant, umaris niya. So, pag may hearing sa Pasig, hihiramin din niya ng Pasig Court si Kibuloy. At so, pwede rin mag-arrangement na ganun sa Amerika kasi mabilis naman ang trial sa jury sa Amerika. Pagka ganun, nagbilang ko ang testigo mga 20. So ang testigo sa local Kibuloy, sabihin natin mga 20 kayo. So, sabihin natin 30. So ganito kabilis kasi ang trial dyan. Pag nag-umpisa na ang jury trial sa Canada, upo yan mula umaga hanggang hapon, tuloy-tuloy yan, walang postponement. So sa karanasan ko sa buhay bilang abogado, ang isang testigo ay maipipresenta ng 30 minutes kasama na yung pagpatatanong ng piskal, kasama na yung pagtatanong ng abogado ni Kibuloy. So 30 minutes, so kung sa isang araw, umaga hanggang gabi umabot pa yan, pwede makapagpresenta ng 10. Sa sunod, kahit 40 pa kayo, ibig sabihin, 4 na araw lamang ang paglilitis mangyari sa Amerika.
Pagkatapos nun, ang jurors o jury ay hindi pwedeng pauwiin Arlene hanggat walang desisyon. Kaya pagkatapos na apat na araw na paglilitis, shit na kagad, guilty na kagad, tapos ng kaso. Hindi kagaya dito sa Pilipinas, sa kagaya sa experience ko, marami akong kasong hinahawakan, pinakamabilis na po ang 2 taon na matatapos bago masentensyahan ang kaso. So, ikumpara mo dyan. Kaya ako po'y nag-aadhika na kung pipilitin ko ang lahat ng Pilipino na ibubuto nila ako kasi wala nang ibang kandidato na kapag-isip ng mga dapat kung ano ang dapat sa Pilipinas. Kaya nagkaganito ang Pilipinas, Arlene, dahil wala pong takot ang sino mang may kapangyarihan dito, mapribado ba na mapolitiko, na gumawa ng krimen, na pumatay, na mangrape, magnakaw. Kasi isip ng lahat, kayang bayaran si piskal, kayang bayaran si judge. Ganon po ang pinakaugat ng problema sa Pilipinas. Kahit po magtatanong ka kung may kamag-anak ng rebelde sa Davao, tanungin mo sila, ano ba ang rason, bakit insan, bakit ka nagrebelde? Sasabihin sa iyo ang personal nilang karanasan, personal nilang karanasan na hindi sila nakakuha ng katarungan. Halimbawa, pinatay ni congressman ang mga kamag-anak o kapatid, hindi rin nabilanggo si congressman at naging dahilan kung bakit siya ay ngayon pumasok sa NPA. Bagkus dapat sana ang inisip na ng NPA, kung sino lang may sala, birahin na nila. Ang problema sa kanila ay pati sundalo at saka pulis na walang kaalam-alam sa kaso ay inaambos nila. Alam mo, mas pupuriin ko ang NPA kung sa kada sitwasyon, kada kaso na may sumapi sa kanila isang membro, gagantihin sila para sa membro na yun maghanap siya ng katarungan. Kung yan ang gagawin nila, sa tingin ko mas dami papasok sa kanila. Sa totoo lang, inaamin ko. Kasi sa ating sistema sa katarungan sa Pilipinas, nowhere you can find. Ilang beses na po rito nag may kaso ako, Arlene. Nag-umpisa ako, buo pa ang mga matatanda. Lupa ang hinahamol namin. Na hindi pa tapos ang kaso, patay na sila. Nasa libingan na sila. Pwede mo bang tawagin libingan ng mga bayani sila? Hindi pa tapos ang kaso. So, ipanalo kong kaso, sino tumanggap? Mga apo, mga anak. Dinidistribute kong pera, kalaban namin bangko. Wala na yung mga original na kapan. Matatanda. Sabi ko, pag-ingatan nyo itong pera yung bibigay ko sa inyo, pinaghirapan ito, galing ito sa lahat ng paghihirap, dugo at pawis ng inyong mga magulang. Patay na sila. Ang inihiling ko lang sa inyo, naibigay ko na sa inyong pera, mga tagkalahating milyon bawat isa, bumili lamang kayo kahit isang kandila. Sindihan niyo yung kandila ang puntod ng inyong magulang. Kasi sila nag-umpisa ng kaso. So ganun po, kinikwento ko lamang ito, hinahalintulad ko ito para makikita natin, meron tayong ideya kung gaano katagal tatakbo ang kaso dito ni Brenda Sanchez Portugal sa Regional Trial Court sa Davao. Ngayon, so, itong kaso na ito, sir, matagal na ito eh. 2019. Pero may mga pending cases si Kibuloy doon sa Davao. Nung nandoon pa ako ha, noong 90s. Pero hindi talaga umuusad na namamatay kasi syempre money is power doon sa Davao at mga Duterte andoon pa. So ngayon, sir, ang tanong ko, ibig bang sabihin, sir, mag-uunahan ang Senado, ang Supreme Court, at saka itong Regional Trial Court kung magpalabas sila ng arrest warrant si Kibuloy now that the Senate has already published the arrest warrant. So ano ang mangyayari? Mag-uunahan sila, sir? O pwede bang ipagsabay-sabay itong arrest warrant na ito to serve Kibuloy? Ano ba yung process? Okay, ganito ang process niyan. Kumo ang inisip, halimbawa, nasa Davao City siya. Ibig sabihin, iisa lamang ang mag-aristo sa kanya, mga Davao Police. So kung Davao Police, ano ang unang papel dumating sa palad ng Davao City Police, yun ang susundin nila. Halimbawa, nauna dumating ang warrant of arrest ng RTC Branch 12, Davao City. Yun ang implement nila. So kung ma-aristo na si Kibuloy, ibibigay nila ngayon sa RTC Branch 12. Pero kung mauna naman ang Senate, dadalhin sa Senate. At kung kailangan ng RTC, hihiramin si Kibuloy sa RTC. At siyempre, pag pwede rin masabihin natin, mauna din ang warrant ng RTC Pasig. Kasi pag nagpalabas din, for all you know, nagpalabas na ng warrant yun.
Kasi sabay sinampa ang kaso sa Dabao at saka kaso sa Pasig. So magunahan din, kung mauna ang Dabao, hihiramin ang Pasig at ang Senado. Kung mauna ang Pasig, maghihiram ang Senado at saka Dabao sa Pasig. So ibig sabihin, kada hearing schedule ng bawat korte na ito at Senado ay walang mapupuspon dito. Basta hindi na lang sila magsabay-sabay hearing. So unahin mo muna hearing mo. Pagkatapos kinabukasan, bitbitin naman si Kabuloy sa kabila. Ganun ang mangyayari po. So, magiging parang bola pala talaga to sa basketball, sir, kung ganun. Oo. Oh, pag laging 3 points siya dito. So hindi pala ano, sir, hindi pala chronological order kasi mas nauna yung Senate nagpalabas ng arestwaran. And my understanding, akala ko kasi yung Senate ang nauna, then yung Senate ang unang mag-serve. So hindi pala ganun. Hindi naman ganun kasi isang pulis lang alam mag-implementar ng sinang warrant of arrest. So pagka ganun, anyway, what will happen is hindi naman problema 'yan. Kasi it's a matter of internal arrangement talaga ng Senate at saka ng mga korte. Anyway, ang alam ko sa pagkakailangan ng Senator Riz Ontiveros, isang hearing na naman, paupoy si Kibuloy. At kung lahat ng tatanong ni Riz Ontiveros, itatanong na ngayon kay Kibuloy. Malay mo, pag may mabanggit siya doon ng pag-aamin, magagamit din sa korte. May pag-aamin siya na mabanggit doon. Ganun oh, na mangyari. Very excited kami sa upcoming na Senate hearing, itong last na Senate hearing, kasi yung aming ipapalabas na mga witnesses, sir, ay talagang ano, talagang super bigate. Napakalaking bato, kumbaga, galing sa bundok. Anyway, ito na yung papatay kay Kibuloy sa Senate. Eh, sa totoo lang, mas maganda ang Senate hearing kasi makikita ng lahat. Hindi kagaya ng korte, hindi makikita ng lahat. Ang problema pa sa korte na hearing, kung tinatawag sa Constitution na may public speedy and public trial, ay hindi public, nagiging private. So yan ang pinaka-problema ko sa korte. Kaya hindi ako believe sa argumento ni Kibuloy na kung may kaso ko, dalhin ako sa korte. Eh bakit? Gusto niya korte, walang ibang nakatingin, walang ibang nakapanood. Yan naman ang gusto nila. So maliban so, yan, may chance na yung korte pwedeng bayaran katulad ng ginagawa niya doon yan, sa Davao. Yan ang iniisip niya na yan inisip nila ni Attorney Topacio na kaya nilang bayaran. Sa total, with your respect to Attorney Topacio o Arlene, nagpangharap kami sa isang kaso niyan sa Pasay Regional Trial Court sa Branch 115. Pagkatapos na may mag-argumento sa harap ng judge, tapos na nag-adjure ng judge, pagpalabas, binulungan ba naman ako, hinamon pa naman ako ng boxing. Sabi na wag kaso namin dalaw, daanin na lang sa boxing. Eh, hindi pa ako marunong mag-boxing noong araw. Takot ako sa kanya. Sabi ko, hindi ako laban sa iyo. Pero ngayon, paghamot sa akin, sige, susuntukin ko na kaganyo. Ganun ang abogado ni Kibuloy. Abogado rin siya ni Tevez. Oh my goodness. Sa Pilipinas lang nangyayari yan, sir. Oo. Ganun nga. So, oh my goodness. Salamat masyado, sir, sa paliwanag ninyo. Tungkol dito sa ganitong sitwasyon, no? Kasi ako, wala akong alam pagdating sa mga batas, sa mga proceedings, sa next move. So ngayon, at least, meron na tayong, you know, naintindihan. So ibig palang sabihin, si Kibuloy ay magiging parang basketball. Kung sino yung unang makakuha sa kanya, sila yung magdidilin at coordination na lang ang gagawin. Tapos sa harap siya sa mga kaso. So sir, sa ganitong kaso po, katulad nitong rape, human trafficking, child abuse, gaano katagal kaya ang proseso dyan sa Pilipinas? Sa mga rape, magdidepende rin yan. Dami ang mga, dami ang pwede mangyari. Pwedeng dahil laging absent ang judge, pwede dahil laging absent ang fiscal, pwede lang laging absent yung stenographer, pwede naman na nag-motion for resetting ang abogado ni Kibuloy. Pwede naman na nag-resetting ang fiscal. So maraming dahilan. Pero usually sa aking kapkarnasan, aabutin ito hindi lang mahina yung 5 taon dito kung sa Pilipinas na mangyari dito. So ibig sabihin, nakikita ko yung sitwasyon na mas gugustuhin ng Department of Justice ng Philippines
napaunahin muna trial ang US na may condition, dadalhin si Kibuloy doon sa condition na ano, na ibalik sa Pilipinas pagkatapos siya masintensyan doon. Yan ang mangyari, makikita ko. Kasi ang sa US, pag nadala siya doon, hindi matatapos isang buwan, dalawang buwan na nandun siya sa Amerika, tapos yung kaso. O, tsaka mas nauna kami dito, sir. Mas nauna gumulog yung kaso dito. Tapos na nga ang investigation eh. Ilang beses inimbitahan si Kibuloy na umattend sa hearing. Kasi yung katulad ng sinabi mo, jury hearing ang ginagawa dito. So, based sa mga evidence na nag-gather sa kanilang compound, noong yung compound nila ay nilusog ng FBI, napakarami po ng evidence, so boxes of evidence ang nakuha sa kanila. So itong mga evidence na ito ay pre-sent na sa juror na hindi umatin si Kibuloy. So ngayon, kaya naging wanted na nga ito si Kibuloy. Parang ang tingin ko dito, formality na lang itong pagpunta dito ni Kibuloy o kung kaya kung i-rendition siya, yung i-submit siya dito, parang formality na lang. Kasi based sa mga ano, mga evidence at the verdict ng mga juror, parang nasintisyahan na si Kibuloy kasi wanted na nga siya dito, di ba? Bale, ganito lang kasi hindi dyan. Ang mga testigo nandyan naman yan, although natin na-interview na naman grand jury dyan siya ang mga testigo, ay kumbaga, naiisip ko rin na sa November 4 kasi may hearing dyan eh. Ngayong November 4. So, November 5. Iniisip ko na madala na mahuli si Kibuloy. At kung mahuli siya, madadala siya dyan. Ngayon, ang tanong, paano kung hindi siya mahuhuli? E matutuloy pa rin pong hearing kasi marami silang akusado. Uunahin yung ibang akusado, itatrial. Ganun po ang mangyari dyan sa Canada. So ibig sabihin, may sitwasyon na kung hindi mahuli si Kibuloy at magtatago o magpakamatay siya rito, ay matutuloy ang kaso sa United States of America. Ganun po ang mangyari dyan. Tapos, pero hindi na siya makulong kung siya ay magpakamatay. Yung mga kasamahan na lang niya na wanted katulad niya, makukulong kung ganun. Balikan kung babaliktad sila. Ang problema, hindi na sila pagpaniwalaan magbabaliktad. Alam niyo pa kung bakit. Kasi matagal na silang binigyan ng pagkakataon. Nung umpisa pa lang ginasuhan, doon pa lang kung nagsabi na sila lang totoo, ay malamang pagbigyan sila ng grand jury. Kaya ang problema nila, magdepensa pa rin sila, i-deny nila kung lahat ng akusasyon, pati kay Kibuloy, hindi, damay sila sa kaso. Kasama din kung mastermind si Kibuloy, mastermind din sila. Ang mangyari dyan kasi magpapasok yung tinatawag naming conspiracy. Pag may conspiracy kasi, yung gawa na krimen ng isang tao ay kinukonsidera o pinapalagay ng korte na ginawa rin ng ibang kasama sa sindikato. Ang sa English na lagi binabanggit namin yung yan ay the act of one is the act of all. So ibig sabihin, halimbawa, 10 ang kusado kasi rape naman ang kaso. Ang rape ni Rip ni Kibuloy, puro mga babae ang kasama ni Kibuloy. So kung masintensyan si Kibuloy ng 10 rape din ang isintensyan sa mga babae na kasama niya. So dyan mo yan ngayon ang sagot sa tanong, pwede bang masintensyan ng rape ang babae sa rape sa babae? Sagot, oo sa ganong sitwasyon. Kung ang babae ay nakipagkutsaba sa rapist, yan, makukulong din yung babae. So ganon ang mga sitwasyon na magyari dyan. Wow. Kawawa itong mga kasamang worker ni Kibuloy kasi ako, I can testify, no? Kasi galing ako dun eh. Itong mga to, sir, sumusunod lang to sa utos. So technically, parang ano, it's so unfair ba ang judgment sa kanila kung sila ay kasi nung doon ako, kami lahat sumusunod lang sa utos ni Kibuloy eh. Wala kaming karapatan to resist. Kasi pagka mag-resist kami sa utos, kami ay mapapanish. So itong mga kasama ni Kibuloy na mga accused dito na naging wanted, katulad nito ni Sylvia Simanes, itong si Jacqueline Roy,
Ito kasi si Jacqueline Roy, isa siya sa mga naging bugaw ni Kibuloy after na nawala si ano si Salinas, kasi si Salinas ay pinadala dito sa US. So si Jacqueline ang umalis kay Salinas. Ngayon, itong si Jacqueline Roy ay sumusunod lamang sa utos ng nakaahit sa kanya, like si Ingrid Canada o si Tessie Dandan at si Kibuloy. So, sumusunod lang siya sa utos kung sino ang susunod na isasalang pagdating sa offering doon sa mga pastoral, doon sa kwarto ni Kibuloy. Grabe, now, offering. Sir, offering ang tawag, offering. Oo, parang napaka-unfair naman yata na kung ano yung punishment kay Kibuloy ay ganun din kabigat ang mapupunta sa mga workers na ito. So, meron bang chance na medyo lighter sa kanila kasi sila sumusunod lang, hindi naman galing sa kanila yung initiative, yung utos. Sila lang ang gumawa ng utos ni Kibuloy. So, ano ba yung pwedeng mangyari to lessen their yung bigat ba ng punishment sa kanila, ng consequences? Okay, may gagawin, ganito ang gagawin. Kung kaibigan mo sila o naawa ka sa kanila at somehow secreto tatawag sila sa iyo at hingi ng advice kung anong gagawin doon. O di kaya nakinig sila ngayon. Sigurado ko nakinig sila ngayon kasi lagi kanilang binabantayan. Kahit si Kibuloy nakikinig sa atin ngayon. Ganito po, kahit nakikinig ka po, hindi kita tawagin pastor. Ang tawag ko po sa iyo ay Apollo Demonyo Kibuloy. Kahit nakikinig ka ngayon, ina-advisean ko sila ni Jacqueline Roy at ang iba na sila ay tinuturing ko na least guilty. Hindi sila ang most guilty. So kung hindi ka most guilty, pwede kang a-apply sa korte, sabihin nyo lang sa fiscal na maghahawak ng kaso, ibulong nyo lang, at mag-apply kayo na magiging state witness. Ibig sabihin state witness, magiging testigo ka ng people of the Philippines. So kung magiging testigo ka at makikita naman halimbawa ng mga piskal, ay kailangan din namin ang testimonya mo para mapatunayan pa lalo kasi tinatanggi ni Apollo Kibuloy ang akusasyon laban sa kanya. So ang sinasabi rito, ikaw Jacqueline Roy ang nag-ayos para malagay sa loob ng kwarto si Amanda o di kaya si Blenda Sanchez Portugal. So ngayon, kailanganin na fiscal ang testimonya ni Jacqueline Roy para masigurado yung conviction na mag-guilty talaga si Kibuloy. Kasi tandaan nyo, bakit? Ang tanong, bakit? Hindi pa ba sapat yun, yung testimonya ni Amanda? Kung ako tanongin mo, sapat na yun. Pero para ka rin sumusugal, kasi ang katotohanan po, dahil hindi jury trial ang Pilipinas, mayroong iba pong mga judge pag mabigyan ng pera, maghanap ng butas. Kaya hindi yan na iba sa kaso ni Bong Revilla na kapaghanap ng butas at inakwit siya sa plunder. Ganon din kay Jinggoy. Ganon din mangyayari yan kay Indili. So ayoko mangyari yung nangyari kay Indili, kay Jinggoy, kay Bong Revilla, ayoko na mangyari kay Blenda Sanchez Portugal. So para sigurado, mas maganda na maraming testigo para yung judge, kahit bibigyan man siya ng pera at takutin, sigurado ako niya na rin, tatakutin na tatakutin yan hanggang langit ang pananakot na gagawin yan. At ang pananakot na may kasama pang alok, magbibigay niya kahit 100 million, kahit 200 million. Ikaw kung judge ka, Arlin, pag inalok ka ng 200 million, ano kaya magiging reaction mo? Sasabihin mo, sasabi ka ba kagad bigla? Ay, no way. Hindi ka makapagsabi kagad. Kasi ang pagbibigay sa iyo, may kasamang pananakot yan. Sasabihin sa iyo, judge, alam ko na kung saan ang bahay mo. Judge, alam ko na ang pangalan ng asawa mo. Judge, alam ko na ang pangalan ng lahat ng mga anak mo. Alam na namin kung saan kayo nakatira. Alam namin kung saan nag-aaral o nagtatrabaho ang lahat ng mga kapatid mo at ang mga anak mo. So, judge, pag hindi mo ko pinagbigyan, isang tawag ko lang, sasabog ang granada. Hindi mo ba naisip yung ganung sitwasyon? I want to educate you na nangyari ito sa panahon na nag-uumpisa pa lamang si Pablo Escobar.
Sino yung Pablo Escobar? Yan po pinakasikat na drug lord sa Latin America, sa Colombia. Noong nag-umpisa siya magiging drug lord na mag-export ng cocaine sa Amerika, ang ginawa niya, kinarga niya sa van ang kanyang mga stock na mga cocaine at dumaan sa checkpoint ng mga pulis ng Colombia at alam mong ginawa niya, bumaba siya. Inisa-isa yung lahat ng pulis sa checkpoint. Ang pangalan, believe ka sa kanya, napakatalino niya, memorize niya ang pangalan at hanggang middle name ng lahat ng pulis. Kilala niya, memorize niya ang mga pangalan ng asawa ng lahat ng pulis. Mga anak, sinabi niya, this will happen to your wife and children kung hindi mo palulusutin ang aking ano, ang aking kargamento. Napalusot. So, with that, history will always repeat itself in the name of witnesses na mayroong ganun. Kasi very weak, may weakness ang judge. Kaya, dyan po na iiba kung jury ang maghuhusga. Kasi bakit? Ang jury na binubuo ng 12 tao, kagaya sa California na mangyayari, ay pag-umpisa pa lang ng paglilitis na sa loob ng silang korte, hindi na sila palalabasin, hindi sila pauuwiin hanggat hindi matapos ang paglilitis at hanggat hindi sila makapagbigay ng desisyon kung guilty o hindi guilty. Ganun po. Parang ganun ang ano sir, ang experience ni Blenda at yung lawyer niya. Alam mo yung maiba-iba ang lawyer ni Blenda mula noong nag-file siya ng case sa Davao kasi nga hinaharas ng kampo ni Kibulo yung mga lawyer saka syempre yung fiscal kaya nga naging dismiss yung kaso sa Davao dahil diyan sa harassment at sa kasamani din. So, yan talaga ang hindi yan bago o hindi yan absent sa ating system diyan sa Pilipinas yung mga ganyang mga bayaran kasi ang corruption grabe corruption sa abogado. So yung sinasabi mo na paiba-iba ng abogado, maniwala ako diyan kasi kahit ako ng abogado hindi nila ako kaya bigyan ng pera. Ang the least I can do is aalis ako sa kaso. Ganun lang po, kasimple lang yan. So ngayon, ganun din po ang nangyari sa piskal, kay Piskal Ledesma dyan sa City Prosecutor ng Davao. Sigurado ako dyan, may pananakot, may tawag pa kay Digong yan. Kasi presidente nun si Digong eh. Sigurado ako dyan. So ngayon, pag ganun ang nangyari, kaya nga dinismiss nila eh. Paano pa naman, anong konsensya meron ka? Kasi ganito man, nais ko ma-educate ang ating tagapakinig, pati ikaw na rin, Arlene, at least, salamat, sir. Kailangan ka maraming umaasa sa'yo at kahit wala ako, pwede mong maipapayo ito. Sa kasong rape po, Arlene, kahit attempted rape, o kahit yung sexual abuse lamang, o kahit anong ordinaryo na basta may kinalaman sa acts of lascivious, may kinalaman sa sex, ang babae, kahit mas lalo pa kung bata, ay pinapalagay po sila na nagsasabi ng totoo dahil po sa ganito ang sitwasyon na totoo. Ang lahat po ng babae, kung lumitaw po sa isang pagsusuri at nilantad niya ang sarili niya sa kahihiyan, ay wala sang ibang pakay kung hindi maghanap ng katarungan. Walang babae po na naging biktima, na totoong biktima, kung hindi totoong rape, hindi siya lilitaw para hiyain niya ang sarili niya, hiyain niya ang mga kapatid niya, hiyain niya ang mga magulang niya, hiyain niya ang kanyang lahat ng komunidad para lamang sa kung anong gusto mangyari. Kaya pinapalagay sa rules of evidence na hindi gamit sa jury, kundi rules of evidence sa mga lugar na bansa na walang jury. Yan ang binabasihan namin. So, because he is a woman na wala namang ebidensya naging prostitute siya, pinapalagay ng batas ng ebidensya na siya ay nagsasabi ng totoo at totoo na ikaw nga ay nanghalay sa kanya, Mr. Kibuloy. Ganun po mangyari. So, yan ang may babahagi ko na simpleng pagpapaliwanag sa batas ng ebidensya sa kasong rape. Ganun po yun. So, pagdating naman sa ano, sir, sa katulad nitong human trafficking na kaso ni Kibuloy, kasi sa dami pa naman mga tinatrafik
no, na ng mga member ng mga young people galing sa ibang provinces ng Pilipinas, yung iba from Mindanao, tina-traffic papunta sa ibang cities, like myself, no? Galing ako sa Davao, I was trafficked to other parts of the Mindanao una, no? Pumunta kami sa Cotabato, sa Cagayan, sa Jinsan, kahit sa ang panid ng Mindanao muna, tapos pinadala kami doon sa Maynila, and I was one of the first batch na pinadala sa Maynila from Davao para mamalimos, para magginta ng kung ano-ano. So, I was one of the first batch ng mga young people nung time na yon. So, ano ba yung pwedeng mangyari o pagdating sa dos natin dyan sa Pilipinas when it comes to human trafficking, sir? At ganito ano po ba yan. Yung human trafficking ba? Meron bang tawag nito, yung bracket na kapag ka lumagpas ka sa ganitong taon and you are being transferred from one place to another, that's not considered human trafficking. However, kung ikaw ay minor, then that's considered human trafficking. Ano ba? Ganito po yan. Ang nangyari sa iyo, trafficking na yun. Hanggang sa ngayon na nag-usap tayo, pwede ka pa makapagsampa ng human trafficking laban kay Kibuloy sa sarili mo lamang. At ginagawa ka tagalimos. Ang purpose, kinuha ka para magiging alila ka. So, ang tawag dyan ay labor in slavery, ang tawag dyan. So, ngayon, sa ikaw lang, sa isang persona mo, ay may sarili ka ng kaso laban kay Kibuloy bilang trafficking. Kung saan nangyari, kung sa Mindanao, so, kung sa Davao, 20 years, pwede pa rin ako mag-file ng kaso? Pwede. Bakit? Ano ba ang rason? Sa ating batas sa Pilipinas, may tinatawag na prescription of action sa nakalagay sa Article 90 ng Revised Penal Code. Na ang sinasabi, kung ang krimen na pinag-usapan ay grave offense, kagaya ng trafficking grave offense, ang pwede ka magsampa ng kaso sa loob ng 20 years mula nung ikaw ay nagkaroon ng lakas na malaya na makapagsampa. Na ang ibig ko sabihin, sa panahon na yon na ikaw ay hawak sa liig na hindi ka pakapagsampa, bawas yun, minus yun. So halimbawa, pag-usapan natin, 2005, nandun ka, sa loob ng 5 taon, hinahawak ka sa liig. Pwede ka pa magsampa kasi mayroon ka pang 15 years na natira. Ganun po yun. So pwede mong payuhan ang mga kasama mo na naging pastoral dyan, na naging api dyan, pwede silang kumasod kahit isa sa kanila ay trafficking na rin yun ang mangyayari. Kagaya niyan, lahat ng ginawang pastoral dyan, trafficking ang lahat pong yan. Kasi lahat dyan nagtatrabaho na walang sweldo. So labor slavery, kahit hindi pa sila ginalaw, kahit hindi pa sila ni-rape, mayroon na trafficking sa pamamagitan ng labor slavery. At kung lalo pag pinaikot-ikot kayo dun sa mangingin ang kabuloy, labor slavery yun. Ngayon, pwede pa sila, lahat sila, kung 200 sila sa nakadikit kay Kibuloy ng mga pastorals, edi 200 na kaso din na trafficking. Kagaya niyan kay Blenda, isa lang siya ang kinonsidira dyan, pero trafficking na. Ganun po yung trafficking, matindi ang kaso na yan. Walang piyansa yan. Ganun ang kasimple. Pero kay dahil sa Amerika ka naman, ay pwede mo siyang kasuhan ng civil case dyan sa Amerika sa ginawa sa inyo dito sa Pilipinas. Ngayon, pwede mo rin siya madagdag ang ibang kaso na libel sa kanya dahil hinihiya kanya na dyan ka na sa Amerika. Pwede ka makapag-file ng civil case damages laban kay Kibuloy kahit siya sa Pilipinas siya nung ginawa niya yung panlalait sa iyo. Ganun po yun. So, ibig sabihin, pag criminal case, saan isasampa ang kaso? Ang sagot, kung saan nangyari, doon yan isasampa. Kung sa Davao, Davao City. Davao City mo isasampa. Kung sa Pilipinas, sa loob ng Pilipinas, kung saan lugar sa Pilipinas, doon isasampa. Kung sa Amerika nangyari, sa Amerika isasampa. Pero kung civil case, anywhere you are in the world, you can file it anywhere you want. Kung saan ka residente, doon ka magsasampa.
Halimbawa, residente ka sa New York. Sa New York, ka magsampa ng civil case laman kay Kibuli. At kung hindi siya makasipot, di problema na yun. At least, meron ang tinatawag na ikaw na lang isa ang makapagpresenta ng sarili mong ebidensya at hindi na siya ngayon makakrusiksamin sa iyo, wala nang kukontra. So lahat ngayon sasabihin mo, kahit nakalimutan mo, iba na sabi mo, magiging totoo sa harap ng jury. Ganun na kasimple lang yan. So, advised mo, ibang mga kasama mo, kada isa sa kanila may sariling kasong trafficking. Kung trafficking lang ang pag-usapan. Lalaki o babae na ginagawa silang tinatag volunteer worker, taga garden, taga lot, trafficking din yun. Kasi walang sweldo eh. Kundi kung walang sweldo, ibig sabihin, inaapi ka. Kasi kung tama ang sweldo mo, minimum wage, hindi ka inaapi. Yan lang ang sukatan sa gitna ng empleyado ka ba o inaapi. Pag empleyado ka, tama ang sweldo mo. Tama ang oras ng trabaho mo, 8 oras lamang sa isang araw. Pero kung ikaw ay nalipos ay ginagawa kang labor slave, ibig sabihin, doon ka nakatira, hindi ka makalabas kung walang paalam, tapos hanggang kain lang binibigay sa iyo, o di kaya kunting allowance ang binibigay, labor slave yun. Yan so, ang pagkakaiba yan, ng... Sir, meron bang danyos yan, sir? Halimbawa, pag yan ako, ang... nag-file ako ng civil ang... case dito, sa dami ba namang mga nag-alipos na sa akin dito sa social media, itong mga alipuris ni Kibuloy, kung ano-ano tinatawag sa akin. So, pwede ko silang kasuhan dito. So, ang tanong, sir, meron bang danyos? Ang danyos, pag sa English, damage. Sa Pilipinas, yes. Ang 5 klase lamang ang damage sa Pilipinas. Memorize mo lang ang word na mantle. M-A-N-T-L-E. Yan ang mga damages sa Pilipinas. Ano yung mantle? Moral, actual, nominal, temperate, liquidated, tsaka exemplary. Sa Amerika, ang hindi naman ako maalam masyado sa mga batas dyan, pero ang alam kong damages dyan ay moral damage, meron din kayo dyan. Meron kayo dyan ang katumbas ng exemplary sa Pilipinas, yun yung tinatawag na punitive damage. At sa history ng jury sa Amerika, pinakamalaki pag-award ang American juries na nag-award pagdating sa punitive. Nag-award yan. Kita mo, na problema nga si President Trump eh. Dahil sa laki ng award sa kanya ng jury sa punitive damage. Kasi ang pinapaminsahe lamang ng jury doon, even if you are the most powerful man on earth, you have no right to belittle or to shame or to destroy the reputation and honor of any woman. Ganun lang ang magkasimple ang means inside doon. Kaya pinarusahan siya na magbayad ng $83 million. Mas masakit ba yan kaysa ikukulong ka? Sa totoong kwento lang. Mas masakit ba yan civil case na damage kaysa ikukulong ka? Kahit ibig sabihin, kahit sa Amerika ka, pwede ka makapag-umpisa ng damage case laban kay Kibuloy, isama mo ng trafficking sa iyo. Papatunayin mo naman dyan sa korte sa pan. You do not have to go home here in the Philippines and risk yourself to, alam mo naman, marami siyang galabay. Pwede kang ano, alam mo yan, naniwala ako sa kwento ni Alias Rene na kung saan ko iba pa doon na may mga killing fields na nangyayari. At naniwala ako sa kwento ng mga anak ni Dato Dominador Jaro na pinapatay siya ng mga tao ni Kibuloy sa pakay na para makuha yung 2 hektaryang lupa na katabi sa Tamayong. Yun pala, gagawin yung 2 hektaryang lupa, tataniman niya ng Bermuda, tataniman niya ng pine tree, at nanagpaakan, magiging landing pad ng kanyang helicopter. So yan, paano niya ginawa yun? Ayon sa talagang findings, 4 na insidente muna nangyari. Lahat ay pagtakang pagpatay. Hindi natupad. Ang panghuli ang natupad na ginawa alas 12 ng gabi. So may narinig pa sila ng mga kuliglig. Kaya binanatan naka gabi na nga, nakabunit pa. So binata ng namatay. Ang namatay dyan ay si Dato Dominador Jaro. At ang kanyang misis ay nasugatan. Ang mga anak niya nasugatan din. Pero sa tulong o sa awa ng Diyos ay nabuhay pa itong mga badyaw nito. Yan, pag nang napuhay sila, ang kasunod, nilapitan ni Canada, yung kapitan na si Canada,
pinipilit na ngayon, o tanggapin nyo na 100,000 sa dalawang hektarya. So, ang ibig sabihin, kung dalawang hektarya is 20,000 square meters, at kung alok ay 100,000, ibig sabihin, binibili lamang ng sa pilitan ni Kibuloy ng 5 piso bawat metro kwadrado. So, napilitan sila, pumirma na lang sila, at ngayon, yan na ngayon, ang landing pad ng kanyang helicopter. So, ganun ang sitwasyon dyan sa mga damages. No? Sa iyo, sa damages, pwede ka makapagsampa ng damages. Damage to your reputation, you can ask for it. Damage to your honor, you can ask for it. Damage to your future that was destroyed by Kibuloy. Kasi you could have achieved better life. You could have been a billionaire right now, but were it not for the acts done to you by Kibuloy, you could have gone to good schools in order for you to be placed in a better chance for you to get good salaries. Hindi nangyari lahat kasi ginawa kanyang alipin. Ganun lang ho kasimple. So with that damage, ang pag-demand mo ng damage sa Amerika, I would even recommend you or force you to file your case, civil case in America. Kasi dito sa Pilipinas, mataas na yung 1 million na damage award. Napakaliit. Isang pasok mo lang sa restaurant, sa shopping, ubos ng 1 million. Pero dyan, abot yan, mag-award yan, $1 million naman. So, times 55 mo, di 55 million pesos yan. So kaya, it is better for you to file your case there. You find a lawyer there in your place na marami namang lawyer dyan na tatanggap. Kasi may merit eh. May strong merit ang kaso mo. Tapos, sabihin mo, limba, paano tayo makasingil? Wala naman dito. Don't you worry. What is important is you win your case. Kagaya yan sa, walang pinag-iba yan sa kaso ng mga 10, siguro narinig mo rin ito, 10,000 human rights victims ng mga Marcos na nagsampa ng kaso dyan sa Hawaii. Nananalo sila lahat. Wala naman dun si Marcos. Patay na nga si Marcos. Wala pera si Marcos na ipakita dun. Pero ano nangyari? Na-discover ang pera sa Switzerland na $625 million. Doon kinuha ang ibinayad sa kanila. So in the same manner, ikaw, magsampa ka ng kwan dyan, ng kaso, marami siyang property na pinapahawakan ngayon, pinapapaalagaan kay Duterte. Oh, may kingdom siya. Ang kingdom na yan, mayroon pang kondominium that is around 10 billion pesos. Malaki masyado, marami kang pera pwede mapagkukunan para i-award sa iyo. Ganun lang kasi. So you have nothing to worry about. Because the church is a sole corporation, ang mangyari, technically speaking, siya lang ang isa sa korporasyon ng KOJC. Pag siya lang isa, ibig sabihin, siya rin na may control sa pera. So kung siya nagkasala, may tinatag kami na tinanakuan piercing of the corporate veil. Ang corporate veil, parang kortina yan sa legal term. Parang kortina, tapos sa kabila, corporation mo. Sa kabila, ikaw na may-ari ng corporation. Sa batas, bawal ka lumusot sa kortina, bawal ka lumusot para tirahin mo si Kibuloy kung may kasalanan ng corporation. At bawal ka rin tumira sa corporation kung may kasalanan si Kibuloy. Pero may exception yan. Pero kung ginagamit mo sa pagsagawa ng krimen, pasok yan. Ina-allow sa batas ng Pilipinas. Kahit sa batas ng Amerika, kahit you can knowing California, California's civil code is almost the same as the civil code in the Philippines. Tandaan mo, French code din ang galing yan. It's sa atin dito sa Pilipinas. Spanish and French code din ang galing itong civil code of the Philippines. So pare-pareho lang dinidiscuss ko may pagkakaiba-iba man, pero hindi nakalayo ang prinsipyo. Ang principle of the corporate bill. Ang corporation code ng Pilipinas ay naisagawa nung Amerikano pa ang Governor General sa Pilipinas. Kaya, there is no much difference between the corporation code in the Philippines compared to the corporation code in California. So, kaya I would rather advise you kung ang lahat ng mga takot dyan, if you could escape, you better go to the US and find your case there in the US. Kahit dito ka nakatira, pwede ka makapag-file execute na sila affidavit of special power of attorney authorizing Arlene Caminong Strong to file their cases on their behalf against Kibuloy, dyan isasampa. Pwede rin mangyari yan. Para wala, hindi sila makaras. At least magtatago lang sila dito. Tapos if there is already that case filed, that they can use now the certified copy of the cases to be presented to the U.S. Embassy here in Manila for them to be able to get visa.
Ganun lang kasimple para makapunta dyan. Wow. So you do it, ganun ang maganda, ganun ang opportunity nyo. Kasi unang-una, if there is any country in the world that is so extremely interested in the name of justice, no country can defeat America. Ganun lang kasimple lang yun. Tapos ang America, one thing that you can be proud of in America, yung blogging, press freedom pa rin yan. And if you will be entangled in any issue sa America, gagamitin mo lang blogger ako, hindi ka na pwedeng i-deport. Kahit wala kang visa, hindi ka pwedeng i-deport. Because you are exercising freedom of expression, of speech, and of the press, and that is stated in the highest law of in the United States, which is the First Amendment of the Constitution. Sabi ng First Amendment, make no law abridging the freedom of expression, of speech, and of the press. Ganon. Ibig sabihin, ang batas ng deportation ay hindi mag-apply sa mga journalist dyan, sa mga bloggers, kagaya siya. Wow. Citizen naman tayo dito sa ano sa US, so hindi. That's not my concern. Pero ang sa akin po, itong aking mga kasamahan. Kasi ako po, you know, I am good here. I started good. But I have a lot of people, no, mga kasamahan ko na they're still struggling. And a lot of them, they are still in the Philippines. So what can they do? What can they do while they are in the Philippines? How can they file the case and at magkaroon ng danyos? Kasi ang daming mga taon na nasayang sa pakikisama kay Kibuloy. Ngayon, ganito ang nangyayari and they are outside already from the kingdom. Now, what can they do to help themselves? Okay, ganito. The situation now is good. Very good. Kumbaga, weather eh. Ang weather ngayon, maganda sa para sa kanila. Hindi makalabas si Kibuloy para gumanti sa kanila dahil takot si Kibuloy maresto. So, samantalahin na nila ito ngayon, I can offer my services to them as paralegal officer. Gagawan ko sila, i-document ko kanilang kwento ng buhay. Gagawan ko sila ng special power of attorney patutaryuhan dito, ipa-apostil dito sa embassy dito at para magagamit na ebidensya din sa Amerika, ipadala sa iyo. Ipapayo nyo na ng kaso, kumuha ka ng abogado dyan. Para sabay-sabay kayo magiging class action suit ng lahat ng mga victims of divinity of Kibuloy. Wow. Ganun ang gagawin. So ito mga kasamahan ko na nandito, nakikinig ngayon. So narinig nyo ang advice ni Attorney Toto Kauting, no? So now let's get this ball rolling. Para makapag-umpisa kayo ng maayos. Kailangan yan. Kasi this case of Kibuloy will give big lesson to similarly minded persons like him. Para naman, kailangan natin manaig ang katarungan para wala na uulit pa sa ganun. Pero, ano pa rin ako, babalik pa rin ako sa aking problema. People here, especially those who have money, they are not afraid of committing crimes because they believe they can buy judges, they can buy prosecutors. Ganun na kasimple. They can even buy the complainants. Bibigyan ako, sige na, mag-withdraw ko ng kaso, ito, 10 million. Ganun na kasimple dito sa Pilipinas. And that is na one thing, pero that even if these situations here are far worse compared to any other countries, but that inspired me more to stay here and to be an instrument of getting order for the Philippines in order that all Filipinos will be assured in a better life or a better station that every time somebody hurts them, they can always have a fair chance in court. Yan ang nahabol ko lang talaga. Tama po. At experience ko rin yan, sir, na inalukan ako ng kampo ni Kibuloy. Inalukan ako ng pera para tumahimik nung una tayong lumabas dito sa social media. Pero yung nila, yung kanilang tawag nila, agreement sa akin, kailangan kong bawiin yung mga sinabi ko, sabi nila. Tapos I can say my word. Kung magkano yung gusto kong hihingiin sa kanila, kung magkano ang gusto kong ibigay nila sa akin,
ibibigay nila. However, sasabihin ko daw sa public na puro gawa-gawa yung mga sinasabi ko, at sasabihin ko kung sino yung mga nasa likod ko, yung mga kasamahan ko na mga dating mga worker, idadamay ko sila, ilalagay ko sila dito sa social media. So yun ang ano, ang alok nila sa akin at the beginning. Pero sabi ko, no, I'm not going to put myself in that situation kasi ako, I am engineer here. You know, I am quality engineer here. Ang ilang taon kong inalagaan yung aking pag-aaral, yung aking credibility, tapos sisirain ko lang for kibuloy. Sabi ko, no, I'm not going to do that. So, yes, tama yung sinabi niyo, sir, na dyan sa Pilipinas, uso yung alok-alok. O, umatras ka lang sa kaso. Okay. At least, pakita mo sa totoo lang, I'm so... I hope you read some of my messages in your blogs na tagahanga mo ako because you have moved on from that very bad experience that no other person can duplicate your feat. Ang hirap kaya makamove on. Pero but then you managed to move on and go on and fight for all na nangyayari na alam mo na meron kang binabalikan na kumbaga there is no better justice than getting a good, clear conscience to you. That now serves you in, although iba yung plato mo, ay, ang plato mo ngayon, nasa higher plane ka na ngayon. Yung kingdom ni KOGC, ang name lang ang above name, pero yung kingdom niya sa baba. Actually, yung ginawa niya, what he did, destroyed his king own kingdom. Kaya mangyari ganun. Sa ngayon is, makita mo lang, ngayon pag-usapan, take advantage ko na rin, just also for the educational purposes of everybody who hears us. So ganito, ang religion po sa Pilipinas, at I do hope na hindi ginagamit yan sa Amerika, ay ginagamit po siya alin na basahan. Bakit basahan? Ginagamit pang laban ng mga maruming pera. Imagine, yung drug lord, maraming pera, bawal na kasi sa ngayon magdeposito ng more than 500,000 pesos na hindi ka magbibigay ng patunay na legal ang pinanggalingan. Diba po? So ngayon, paano mo ngayon mapatunayan na galing sa legal kung ang kinuha ni Duterte ay yung 4 billion na confidential fund niya sa Office of the President? Paano mo ngayon i-deposito sa bangko? Walang bangko magtatagal. So anong solusyon? E di ibigay niya sa Kibuloy, at kung maibigay sa kamay ni Kibuloy, magkakaroon niya ng tinatawag na litrato, mahugasan na ngayon ng kingdom. At kung magiging kingdom na, papasok na ngayon ang constitutional law na nagsasabi that the church and the state shall be separate forever. For separate, hindi pwede makialam ang pamahalaan na para kukunin o kumpiskahin ang pera ng church. So with that, kung kailangan na nga ni Duterte yung pera, hingi siya ka ng pasikrito, gumawa lang ng transaction. Kumari, ibalik kay Duterte yung pera. Ganun po, kaya sa totoo lang naniniwala ako hanggang ngayon, lahat ng pera na ginagamit ni Kibuloy sa pagpatayo ng mga limang tag 200 million na building dyan, may mga pink house pa kung saan nakalagay mga pastoral, may mga yellow house pa, ang dami-dami yung mga houses dyan. Yung mga imported pa ng mga bulaklak, imported ng mga Bermuda, dyan sa Tamayong Prayer Mountain. Lahat po yan ay nanggaling yan sa pera ni Digong. Kaya bakit ko nasabi, kukunti na naman ang kikitain sa pag-abuloy ah. Bakit? Oh, tell me the truth, Arlene. Ilan ba kayo noon sa tingin mo ang alam mo nanghingi ng abuloy? Panahon mo. Anong time ko po, sir, ang medyo marami-rami kami noon, siguro mga more or less 1,000 kami. Tapos meron kami okay. Mga goal every day. So technically, okay. Ang laki ng kita namin every day. However, okay. However, hindi pa rin sapat yun, like you said, to build especially the kingdom. At ito kasi si Kibuloy, meron siyang yung hocus-pocus na ano ba na company, yung tinatawag na Solomonic withholding, na kung saan nag-construction siya. At nung ginawa yan, pinutap yan, nung si Digong ang presidente. At bawat mga projects ni Digong, yung build project ni Digong,
doon nilalagay sa withholding na yan. Kaya ini-encourage ko rin ang ating government to look at this aspect of Solomonic withholding and the the transaction from the government, from the office of the president when Duterte was the president. Kasi ang alam ko, maraming mga construction bidding na doon nilagay ni Duterte sa kumpanya, sa hokus-pokus kampanya ni Kikudoy. So, ibig sabihin na, mas lalo pang na-confirm ang aking theory. So, ang theory ko, may pundasyon, nadagdagan ng pundasyon. So, ibig sabihin, kung bakit, ang tanong ko sa iyo, bakit gano'n na lang kasigasig kung dumipinsa si Rubin Padilla kay Kibuloy, si Aime, si Cynthia Villar, si Mark Villar ngayon, si Bato, si Bongo, si Lito Lapid, si Tolentino, si Mick Zuberi. Ang theory ko lang dyan, ako na magbibigay ng sagot, just tell me kung anong comment mo sa sagot ko. Dahil ito mga senador na to, kagaya ng ibang congressman, may ibinigay din silang pera, pinatago, pinalabhan kay Kibuloy. Tama ba ako? It's highly likely po na ganun. Para hindi masilip sa mga taxes, hindi masilip sa government, hindi masilip lang kung anong aspect of the Philippines when it comes to auditing. So it's highly likely na ganun. So ngayon, ang masasabi ko lang, using my knowledge, napakadali po sa kahit sinong senador magpalusot na sa legal na punta ang pera na binibigay sa kanila. Imagine po, bawat senador, ay allowance, sweldo, at saka yung gastusin sa isang buwan, 2 million. Paano nila ipatunayan sa auditor na nagastos sa tama ang pera? Of course, magaling sila gumawa ng diskarte. Pero ang naging problema nila, paano nila maideposito ang pera kung mahigit sa kalahating milyon? Doon kay Kibuloy nila ilagay. Ganun po yan. Ngayon, pag nilagay na kay Kibuloy, gagawa naman si Kibuloy ng project kung ano, may mission ang simbahan na doon papalabasin ang pera. So, paikutan ang pera. Kunwari, ipaparaan niya sa ang sweldo ng mga staff na nakalagay doon sa isang mission. Halimbawa, 1,000 na mga empleyado ng kingdom, palabasin sa papel na ang sweldo ay ng isang mission na yan, binigay sila ng tag 10,000. Pero walang binigay kasi volunteer workers eh. Yung 10,000 times 1,000, that is 10 million na kagad. Ganun na kasimple magpaikot ng pera na malinis na ngayon kasi galing sa simbahan. Officially, winitro ng simbahan sa account ng simbahan. Ganun po yun. Ibig sabihin, itong bansa talaga natin dito, the problem here is everybody can be silenced. Either by fear or by money. Ganun lang kasi. Saka pwede ding sabihin, sir, na donation. Kasi yung donation naman kahit saan pwede natin ilagay, di ba? At saka walang limit yung donation. So pwede rin sabihin ng mga politician natin na ano? They donated money to Kibuloy. Naririnig niyo ko, sir? So, pwede rin sigurong donation yung nila, yung kanilang reasoning. Hindi ko alam kung narinig mo ako. Naririnig kina, sir. I'll try to find out sa settings. Narinig mo ko, sir? Audio. Hello. Hello, okay, narinig kina, sir. Yeah, I can hear you. Sir, nawala ka yata, hindi ko yata ako naririnig ngayon. So, hindi ko alam kung hindi kita marinig. Okay. I don't know what happened. I can hear you at my end. From my end, I can hear you fine. Okay, ba sa chat? Okay.
So marinig mo pala ako, ikaw lang hindi ko marinig. So anyway, at least na babasahin ko lang siguro ngayon habang ipipix mo, basahin ko mga comments. Okay? Basahin ko mga comments. Si Ed Novak, morning sa inyong dalawa po, Sister Arlene at Attorney Kausing. Tapos si Ed Novak, oh, siyempre, tapos Mighty Baisa, Shouty, tapos Delena, ano ba, Yak, Senator, Yak, ano yung alam kung kakampi ko to, kaway ko to. Tapos, UEC Bayan, tapos may second channel, we have two champions, mabuhay po kayo, yung kakampi natin yan. Tapos, Ed Novak, yes, for Senator Toto Kausing. Tapos, si OFW Kimers, or Commerce. Wow, nice to see you both in the collab live. Tapos, Regine Lor. Hello, ma'am, watching from Tagum City. O, taga-Tagum din ito eh. Yan eh, maayong buntag kanin mo, kay Alauna naman. Tapos, si Connie, ayan, clear ang audio ni sir. Clear daw ang audio ko, sabi ni Connie. So, People of the Philippines versus Apollo Kibuloy. Yan ang title ng kaso. Kasama rin sa kaso na People versus si Jacqueline Roy. Si Crescente Canada, kasama rin. Tapos si Good Morning, Ma'am Arlene and Engineer Attorney Toto Kausing. Si Blue Heart Channel. Tapos Armando Sanchez, please support Attorney and Engineer Bunyong Toto Kausing for our future. Okay, EO ba ito? O hero. At tapos si Pauline Canada, sinabi ni Connie, yung sinasabi niya kung sino yung mga akusado. Tapos si Ingrid Canada, sa Muhammad Iqbal, good evening Arlene at Engineer. Tapos at Sylvia, si Connie Sylvia, tapos I can hear loud and clear, sabi ni David Rabena, nagtago na si Pastor Canor. So, happy Easter still. I can hear Crystal, sabi ni Ed Novak. Tapos Ted Gilato Tipon, good sound, no echo. Tapos Jesus Jamila Lopes, God bless you, Ma'am Arlene Stone. Salamat sa Diyos. Sana mahuli na si Paco, Pacquiao Diablo. Tapos maparusahan na siya ng Panginoon. From Camiguin Province. So, may mga kataga Camiguin pa tayo. Bayan ng ano to, lalawigan ng mga lansunis. Masasarap ang lansunis dito. So, tapos, sino ba yung, si Edno Mac, full-time miracle worker from Pasay last 2012 to 2016. Oh, miracle worker pa siya ni Kibuloy, ha? Tapos, si Rosie, yes, klaro kayo, Senator Toto. So, Rosie, check mo ang audio. Ang audio mo, pakicheck mo muna. Tapos si Connie, Bisaya po, di ay ka-engineer Toto, fighter. Bisayang fighter. Tapos, finally, this Easter week, we can turn it still into a week of protest. Not only a week of protest, but we can call this as a week of justice. Because finally, the man who has caused thousands of miseries to thousands of people have finally been served that warrant of arrest. And the hiding, the act of hiding is the same as the act of being in prison. Because if you are hiding, that is more damaging to your mind. Because every hear of the word of chirping sound of kuliglig, akala mo may tao na pupunta sa iyo at habulin at aristoin ka na. Kaya yan sinasabi po sa lagi sa Biblia na the innocent is bold as a lion. But the wicked or the guilty fleeth even if no one pursue it. So, ibig sabihin, kasi old English ginamit ko, gagamit ko sa modern English. The wicked is running away. Mas maganda simpleng word is the wicked. The guilty is running away. Even if no one is running after him. So, ganun po yun ang dinatag. Masahin natin yung ano, si observant time. No? Ganda to ko si observant time. Sabi niya, Banateros analysis lang ito, SMNI Banateros 8 PM to 9 AM, 12K daw nakikinig, 12K tapos 4,000K is for Banateros. Mahalik, ano bang 12K? 12,000 pesos pala bayad sa kanila. Tapos 4,000 each kada kay Banat Bay, bayad sa kanya, bayad sa kapatid niya si Coach Oli, ay 4,000 din, ang bayad kay Boss Dada TV ay 4,000 din. So at least may nagsabi rito na
bayad bay pala sila. Sa Maharlika solo, 8:30 to, ang kabayad naman kay Maharlika, 8:30 to 9:45 p.m., 13,000 viewers. Sa pwede sabihin, marami silang viewers pala. So my point here is, nasaan yung 7 members ng QGC? Yun ang tanong niya. So mas marami pang taga-sunod si Banat Bay tsaka yung Banateros kaysa kay Kibuloy. Si Marlika mas marami pang taga-sunod kaysa kay Kibuloy. Si Marlika 13,000 kung manonood. So saan yung 7 million ni Kibuloy kung talagang suportahan siya? Nasa guni-guni lang, sir. Find a good reason for to see that 7 million supporters of Kibuloy to stay quiet when Duterte, Maharlika, Banateros, Aimee Marcos, Robin Padilla, and all others are defending loudly Kibuloy. Sara Duterte defending Kibuloy. Kung sila hindi nahiya, bakit yung mga 7 million na kasama ni Kibuloy ay kukunti lamang ang lumitaw sa rally nila sa Liwasang Bonifacio sa Maynila? Asan yun? Kaya, ito lang ang observation, which is a very good observation anyway. This will give us strength na huwag tayong matakot. Kasi dito, nakabistuhan na. Asan bang pinanakot mo? Kumbaga, it's a game of psychological warfare. Sabi na, may tatago ako, may bag ako. Huwag kang lumapit, mabarilin kita. Pero nakatago sa bag yung kamay ko. Pero hindi nyo alam, wala akong baril. Parang ganun ang sistema. So ngayon, napilitan ngayon si Kibuloy maglabas ng kamay niya. Nang lumabas, wala palang baril. So ganito ang sitwasyon ngayon ni Kibuloy. So with this, sigurado ako kasi na-feel na rin Arlen ng mga politiko, ng mga senador dito sa Pilipinas. Pati si Sara, bumagsak ang kanilang popularidad. Na dahil, isa yan sa dahilan sa pagsusuporta kay Pacquiao. So yan po, makikita mo na. Kasi kung matigas talaga ang suporta ni Pacquiao sa kanyang sariling taga-sunod, ay hindi babagsak ang popularidad ni Sara Duterte. Bumagsak eh, naungusan pa siya ni Tolpo. So ganoon ang nangyari. So may posibilidad na si Tolpo pa presidente natin sa 2028. Pero hindi naman ako papayag sa Tolpo lang, with your respect to Tolpo. I know him personally. I know him so well. We can do better. We can do better. Tapos ito lang, may mga tanong siguro, sasagutin natin siguro dito. Good day, sis Arlene. Si Laymon Labrador, beware of the false end time prophet and evangelist Willie Almeida. O baka kakampihan siya ni Almeida rin. Alam mo, minsan nagkakampihan sila eh. So, wala na si Almeida, matagal na patay. Mabuhay kayong dalawa, Arlene at Atty. Sana ba ito? Atty. Engineer, sana mahuli na nga si Pacquiao na mananagot sa nasya at paparusahan. So, ito, the same thing na sinasabi ko sa'yo, marami ito nag-express, madali lang bayaran ng korte. Yan ang pinaka-problema nila. So, that's why I prefer na kahit hindi matapos ang kaso sa Pilipinas, dyan na lang dadalhin sa Amerika. Kasi sigurado ako, ang katarungan sa Amerika ay matutupad. Dito sa Pilipinas ay hindi talaga mangyayari. Tama. Okay, kung ano pa, na-fix mo na bang mukhaan mo? Na-fix mo na yung sound? Naririnig kita, sir, pero I don't know why you can't hear me. Para masarap mag-usap-usap. So, sabi naman ni Edney Back, Attorney Causing, maraming salamat sa pagbibigay ng oras mo para sa amin. God bless you, sir. I will vote for you, Senator. Salamat po. So, extradite Kibuloy, sabi ni Connie. So, ay salamat talaga sa Diyos. Praise the Lord. Buti na lang. Hindi na pasuhol ang Supreme Court. Hindi naman Supreme Court ang may involved dito, kundi RTC lang, Regional Trial Court. Ang aking sasabihin lang dito, ang kaso, ang apila ni Blenda Sanchez Portugal ay sinampa noong 2019 sa Department of Justice. So ngayon, hanggang ngayon, 2024, 5 taon ang lumampas bago nabigyan ng katarungan. At kung hindi pa nagkaroon ng Senate hearing si Risa Hontiveros, malamang wala pa rin siya nangyari. Mabuti na lang nagkaroon ng hearing si Risa Hontiveros. Kaya, hinihingi ko po sa inyo,
palakpakan natin si Risa Hontiveros. Ang siya nakakatulong sa atin dito. Yes, si Risa Hontiveros. Parang angel namin yan. Nagwaran to Baris laban kay Kibuloy. At pagbigyan muna natin si Jose Miguel Subiri na kahit nung una-una patumpik-tumpik kasi alam ko mukhang atubili magpipirma. Daming dahilan kasi sinasabi nga sa mga Tagalog eh, kung ayaw maraming dahilan, kung gusto maraming paraan. So maraming isang dahilan bago siya nakapirma ng Sampina. Biro mo dalawang linggo. Dumaan ang dalawang linggo walang Sampina. So, sa Warren Tobias naman, pipirmahan na lang, sabi pa, di, pagbigyan muna natin, papaliwanagin muna natin, bakit hindi natin bigyan siya ng ano, ng Warren Tobias. So, yan mo makikita ang galaw. So, ladies and gentlemen, I am not lifting my own chair here. I am only telling you the realities of life in politics in the Philippines. You know, don't look at politics as something that you can be looked at. Something that will make your minds in hatred or in anger. But look at politics like in other world, in other countries. Ang politics, hindi mabubuhay ang bansa kung walang politics. Kailangan good politics. It's now time. This is now the time and the last time. Kasi pag hindi pa natin na-fix sa 2025, wala na, kakainin na tayo. This is now the last time that we will elect good leaders. And I'm asking you, those in the US and in the rest of the world, outside the Philippines, you can still vote. And if you will vote, the best way of causing change in our country, in the Philippines, that we love, is to vote the new candidates. Lahat ng new. Huwag na natin i-vote ang mga luma, kahit sino pang sikat sila, kahit gano'ng yes. Pakapogi, kahit kakagwapa yan. Huwag na natin i-vote. You try all those persons presenting themselves. At ilang beses nila natalo sa pagtatakbo ng mayor, takbo ng vice mayor, takbo ng konsyal, subukan nyo sila. Mind you, kung paulit-ulit sila, sila po yung tinatawag na sa manliligaw na lalaki. Walang bato na matigas sa masigasig na lalaki na nanliligaw. So, ganun din yan, at nanliligaw sila, na ilagay nyo sila, ibig sabihin, they are sincere. If, because if they're not sincere, they could have shunned away right after getting defeat in the first time. Ganun ang aking rekomendasyon sa inyo. Lahat po na bago, ibuto nyo. Pati sa mga, kung pwede nga sa barangay na kanina eleksyon eh, sa October 2025, lahat din na bago. Wala na akong pakialam kung sino man natatamaan dyan. Basta let us try all the new ones and see what will happen in our country, the Philippines. And let us sing together. Huwag na nating hayaan si Digong Duterte po, hindi na siya marunong kumanta ng Bayang Magiliw. Kasi hindi niya nakayang kantahin ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi niya nakayang kantahin. Kasi kakutsaban niya ng Chinese eh. Kung mag-atake ang Chinese ito eh, tatago yun. Pupunta sa Chinese. Kaya hindi niya kayang kantahin ang Cuando te ofenden por ti morir. O yan, Espanyol ng buong Bayang Magiliw. Sana wala ng Duterte. Mo, may sana wala ng Duterte sa next na election. Spanish, yung Bayang Magiliw. So anyway, I'm just it is good to see here na siguro pwede natin ito ma-schedule once a week sa ating time kasi kailangan mo rin ng legal foundation at marami ka malalaman at we are now entering this the phase wherein kailangan marami tayong mga legal na tanong. At yes. Kung not disbar man ako, but they cannot disbar my mind. Ganun lang kasimple. I know. Exactly. I know better than a lot of lawyers here. Even I can even be proud in saying that I can beat Topacio, Sal Panelo, Harry Roque, and everybody. Ganun lang kasimple. Salamat, sir. Salamat talaga. If it is read by another lawyer, it must be the same law. Pag sinabi sa batas, sa Section 1 ng Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Pareho pa rin yan sa ang meaning niyan sa ibang abogado. Kahit ano pang sama ng utak mo, hindi mo mababago ang salita, ang teksto ng Constitution. In the same manner, although wala kayo sa 14th Amendment ng United States Constitution kasi walang Bill of Rights sa United States Constitution. Pero in practice, nagkakaroon ng amendment number 1, number 2, number 3, number 4. Ano sa 4th Amendment yan?
So ganun ang pareha lang. Bakit pareha? Kasi yung constitution sa Pilipinas, ginawa rin ito ng mga Amerikano na abogado noon dito sa Pilipinas noong nagsimula sila. Tandaan ninyo, pag binasa ninyo ang history ng Supreme Court ng Philippines, ang mga justice dyan, ang pinakasikat na justice dyan, ang nagsimula talaga, yung father of University of the Philippines College of Law, si Justice George E. Malcolm. Yeah, si Justice George E. Malcolm. And he is the first judge, a justice, in the world to have come out with a decision by the Supreme Court saying that press freedom is the most important thing in any society. Sabi nga niya sa decision niya, hindi niya kinopya yung decision ng American jurist, American justices. Sinabi niya, the interest of the society and good governance demand full discussion of public affairs. Kaya tayo nagdi-discuss ngayon. These are the public affairs. Anything that is of interest to the people, to the public, is always a judge as a public interest. Kaya if it is a public interest, there is no such a thing as good measurement on how can you say that one is above over the other public interest. Comparing the interest of the public for the prosecution of Tevez, we can never say that the interest of Kibuloy is higher than the interest in Tevez. Pareho silang interest of justice lahat yan. So ngayon, at least I'm hoping that in one day, we will all rise up together and we will demand, yes. I will use my mind and I will push for the establishment of a justice system founded by the people themselves, where the people themselves are the judge. At ano ang pundasyon yan? In the same manner sa Amerika, ganon din sa Pilipinas at ganon din sa ibang bansa, there are only three kinds of powers. Anong three kinds of powers? Ang una, power na paggawa ng batas. Pangalawang power sa pagpatupad ng batas. Pangatlo ay power na magdidesisyon, maghuhusga kung may awayan sa mga batas. So iyan ang power to judge. So ibig sabihin, nakahawak yan sa kamay ng tao ang lahat, tangan-tangan yan. Nakakita mo yan sa deklarasyon ng Konstitusyon ng Pilipinas sa Section 1, Article 2, na nagsasabi, the Philippines is a Republican and Democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So ganun po kasimple, lahat ng authority, the power to judge, the power to make law, and the power to implement. Ngayon, tanong, para mas maintindihan nyo lang, lalo ang lecture dito sa political law. Number one, paano ini-exercise o ginagampanan ng tao ang kanyang kapangyarihan sa pagsagawa ng batas? Sagot, sa pamamagitan ng pagbuto ng kanilang congressman, ng kanilang senador, ng kanilang konsehal, ng kanilang bukal at kanilang kagawad sa barangay level. Tanong, paano ginagampanan ng mga tao ang kanilang kapangyarihan sa pagpatupad ng batas? Sagot, sa pamamagitan ng pagbubuto ng kanilang presidente o vice-presidente kung mawala ang presidente, gobernador, vice-gobernador kung wala gobernador, mayor, vice-mayor kung wala mayor. Ganun po ang pag-exercise ng power ng mga tao. Ngayon tanong, paano ini-exercise ng tao ang kanilang kapangyarihan sa pag-usga? Nada, wala. Ina-appoint lang ng presidente sa Pilipinas. Kaya, kailangan, we have to overhaul the system. Kasi kung ang presidente, si Duterte ang nag-appoint sa makaramihan mga judges, edi, kita mo yung kaso ni Franz Castro na sinampa na kailaban kay Duterte sa Quezon City? Binasura kasi ang nagbasura, inappoint din ni Duterte yun. Pero so, anyway, siguro, sana kung may sound ka na sana, magpa-ako, okay na ako. Okay, salamat po. Sir, hindi mo po naririnig pa rin. Anytime, hindi naman every Wednesday or whatever. Sige sir, gawin nating regular ito. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay dito. At sir, Toto Kausing, maraming salamat sa mga bagong knowledge na inyo pong shinare sa amin. I learned so much today. I learned so much this morning, guys. Ang dami kong hindi alam pagdating sa ating batas at pagdating sa kung ano man ang
pwede pang mangyari at pwedeng gagamitin ng ating mga ng aking mga kasamahang dating workers na gustong magsampa ng kaso against kay Buloy dyan sa Pilipinas o kahit dito sa US, we can still do that, no? So ito gawin nating let's get the ball rolling, guys. So guys, salamat sa ating mga followers at salamat, yes, salamat Atty. Toto Causing for being here. Salamat talaga sa pagpaunlad ninyo sa aking invitasyon. At sana po sa hindi pa nakapag subscribe sa ating channel, subscribe nyo po ang New Beginning, Arlene Rocks at Sky Atty. Toto Causing na channel, guys. Please subscribe us para updated tayo sa mga nangyayari sa kaso ni Kay Buloy both dito sa US at sa Philippines. Salamat po. Okay, sasabihin ko na ng aking kwan, mga subscribers saka mga followers. Pinapakiusap ko sa inyo, ang tanging paraan para manalo ang kabutihan ay kailangan maraming mga kakampi ang kabutihan. Kasi sinasabi nga ng isang politiko noong araw na ang pangalan niya ay si Edmund Burke, evil triumph if good men do nothing. So kailangan mas marami ang good men na gumagawa, nagsasalita. So sa inyo, mga aking mga subscribers, mga followers, si Rias Arcilla, John G. Romero, dami na, Haga Emily, marami sila dito, ay hiniling ko sa inyo na isubscribe nyo rin yung ano ang kwan mo, paki-type mo dito para kakapi ko. Ibibigay ko sa nila yung channel mo. Hindi, dito na lang kukunin ko ng hagilaping ko na lang dito sa akin. I-ano ko na lang. Ah, ito, nakuha ko na. So, nakuha ko na yung, ano, yung link. Ilalagay ko sa aking fan. Oh, ito po yung link ni Arlene Caminong Stone. Ayan, paki-ano niyo siya, paki-click niyo 'yan yung kuna yan, new link at paki-follow niyo siya, paki-subscribe niyo. So salamat sa akin ay okay na rin ako. So baliban na lang kami sasabihin ka pa Ma'am Arlene and okay na ako, sir. Let me just repeat my salute to you. I'm thank God that you choose that way. You could have chosen the other way, which is to be silent. But you choose to be noisy. And here you can see now the theory of Edmund Burke working to the fullest. Yung ulitin ko lang, si Edmund Burke, the greatest politician ever and the most honest, as I read his history, he said, "The only way for evil to triumph is for good men to do nothing." Ganun lang kasi. Kaya ito naman, hindi na nag-triumph ang evil ni Kay Buloy kasi marami-rami na rin ang good men na tumatayo laban sa kanya. Actually, yes. Hindi good men, eh. Good women pa nga eh. Yes, nagpapasalamat talaga ako, Atty. Kasi nung una ako lang mag-isa nagsasalita, but din ngayon sinamahan ninyo ako and we are fighting together for this cause. So okay. I'm really grateful. And I thank God kasi kasama ko kayong lahat dito. So, bye-bye po. Bye-bye. Magbiminister mo na ako, magpastor mo na ako kay Apollo Kay Buloy. The words of wisdom coming from me that I can offer to Apollo Carion Kay Buloy, this may be unsolicited, but you may think about it. And the only way for your conscience to be clear and for you to have a chance like that of Zacchaeus, you better surrender. You better admit everything to the court, and even if you will be imprisoned, at least
you are assured that your soul can be clean. Yun ang sabi ko. Yes. Okay, bye-bye po and good night sa inyo. Or night pala. Don't forget mga victims kasama mo ha. Magpa-file kayo ng class suit sa ano. Tutulong ako sa kanila paggawa ng kanilang papel dito at ipadala dyan. Sige po, sir. Okay, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.